Saan ka nang gagaling ng pagkakamaldita mo? Meron na ba kayong pinagkatampuhan ni Pa Jackson? Yung totoo. Feeling ko yung major wala naman. Mabait kasi siya bilang ano, bilang kaibigan. Hindi siya talaga madamot eh. Yun yung gusto ko i-point out. Ever since ba ganyan na siya kabait? Kaya ganun na lang siya kupalin ng tao. Yun yung totoo. Hi mga ka-BP! Welcome back to my channel! Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, subscribe ka na and hit the notification bell para lang kang updated sa mga... Huwag kang tama rin! Mag-intro ka lang! Yung mga ganyan-ganyan eh, nakakaloka! Ayan, hindi ba? At syempre, kasama ko na ngayon ang nag-iisang Maldita! Dapat anong pangalan mo? Chico Maldita! Hiramin natin kay Maria Maldita yan, na nasa Dubai. Correct! Diba? Dapat Chico Maldita. Yan ang pangalan mo dapat eh, na nakakaloka. Bait ko eh. Ha? Huh? Kailan? Bakit? Tignan mo? Wala tayong ginagawa ah. Hindi kayo lumilindo talaga. Hindi naman lumilindo. Hindi ko rin alam eh kung saan siya gumagalaw. But anyways, ayan. Ngayong araw na ito ay mas makikilala nyo pa si Kuya Chico. Skulo. Ayan. Sa ating 10 Never Been Asked Questions. Siya naman ang ating isasabak. Ayan. Para naman kayo paano ay makilala nyo kung bakit siya masungit sa lahat ng tao. Hindi ah. O bitter. Lahat yata ng negative word. Masungit, bitter. Ano lang? Coops. Na... Tuyot? Ay, hindi. No. Ay, hindi pala. No. Hindi pala. Eto na, first never been asked question. Okay. Akin na ba ito? Okay. Oo. Umpisahan natin sa medyo mild. Ayan. Kung... mild ito. Mild. Yan. Kung i-rate mo ang sarili mo ngayon bilang si Kuya Chico, hindi. From 1 to 10, gano'ng kakasaya? Ay, kasaya? Siguro ano, 8? Ngayon na. Oo. Dahil masaya naman, normal naman ang buhay, wala namang ano, wala namang totoo 'yan, walang plastika. Oh, wala namang problemang, you know, problemang sa family ganyan. Okay naman, wala namang may sakit. Wala namang ibang problema, salapi lang naman. Salapi lang naman ang problema. Ngayon kung, 'di ba, bibigyan mo ako sakitan nito, baka po. Huwag kang mag-alala, bakit ba hindi? Bakit hindi? Okay naman, basically ang buhay ano. You know, chill, ganun. Ano naman ang nagpapalungkot sa isang Kuya Chico? Nagpapalungkot? Yung totoong nasasad ka. Hindi ka yamot ah, nalulungkot. Oy. Iba yung nayayamot ka dahil kasi yung yamot, masyado kitang kilala. Nagpapalungkot sa akin kapag ano, syempre, hindi ko, siguro family person talaga ako. Pagka may, yun, pagka may something, kasi minsan, di ba, pag pamilya, hindi naman maiwasan. Tama. Bawa may something, may hindi naman away, parang pero sakit, may problema o yung 'di ba yung pinsan ko, pag kami may sakit o ngayon yung may bata sa amin si Bagwen-Gwen pag may sakit. So gano, kasi so, syempre affected ka sa ganun. Oo, sakit means you know yung psychology, yung mentally, 'di ba? Yung mental ano tawag dito? Status mo, 'di ba? Syempre sakit equals gastos kasi ganyan. So yun yung malakas makapagpalungkot ganyan. At saka yun yung aso kasi syempre yung aso part ng family. Oo. Minsan pag may sakit eh, di ba hindi mo maintindihan, hindi mo na makapag-ever since pet lover ka. Dog lover talaga. Hindi, okay. Kasi ayoko ng pusa. Oo. Ayoko ng pusi. Ay may mga iguana. Yan, yung mga sige tuloy lang natin yan. Yung mga iguana. Ay, yung iguana, ganyan yung mga platypus ganyan. Yung mga parang yung hamster gano. Ayaw. Pussycat din, ayoko nga. Yung mga tarantula, ganyan. Ayan, ayoko din yan. Yung anaconda, ganyan. Ayoko din. Saber-tooth tiger, ayoko. Grabe naman ko agad. Pero eto na, yung pangatlong tanong ko. Pangatlo na seryoso. Ano lang pinakamasakit na narinig mong salita? Ay, pinakamasakit na narinig kong salita. Bilang ikaw si Kuya Chico or si Mark Jamel Gales sa tunay na buhay? May ilan eh, pero isa sa... Okay, yung una, nag-aaral pa ako noon. Mm-hmm. Masakit nung... So, ang sabi, prof ang nagsabi nito. Mm-hmm. Ang sabi ay ano, ang sabi... Dahil alam nila na ang pangarap ko talaga maging DJ. Mm-hmm. Alam naman ang lahat yan.
Which is natupad. During the class yan eh. Mm-hmm. During the class. Eh kasi diba, ang course ko ay broadcast journalism. Mm-hmm. So mas focus ka. Kung susundin siya, dapat sa balita. Mm-hmm. Ganyan. So during the class, ganyan. Hindi ko alam kung paano yung mismo eksena. Pero as in exact words, sinabi niya, ano, we are not training you here just to become a DJ. Mm. Wait lang. Oo, talaga hindi ko makalimutan. Mm-hmm. We are not training you here just to become a DJ. Eh, alam, 'di ba? Alam naman nila na alam naman niya na 'yun yung pangarap ko talaga. Mm-hmm. So, syempre, lahat ng gagawin ko ay towards it, 'di ba? Mm-hmm. Eh, 'yun. Parang hindi bagay naman sa 'yun. Parang feeling ko mga away ka ng mga isa pa, alam mo yung kapag may interview ka pa, kasi kasalanan nyo. Doon may mga magaganyan ka pa. Hindi ako mag-interview. Mga away ka pa. Parang feeling ko ganyan. Feeling ko nga din. Kaya hindi ko nga, kaya ano, kaya ayaw ko din. Meron pang isa. Ano? Naku, ito kilala mo yung nagsabi na ito. Oh. Pero, hindi ko sasabihin. So, sinabi niya. So, maintim ba yan? Medyo. So, nagkape kami. Tapos, oras na ng programa ko noon afternoon eh before noon eh. So pabalik namin ganyan. Nag-suggest ako ng you know blah 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 mm-hmm. about sa mga bagay-bagay. Sabi ba naman sa akin eh ano? Huwag mo nang pakialaman 'yan, intindihin mo lang 'yung programa mo. Huh? Wait. Napaganoon. Kundi hindi mo sinabi sa kanya. Baba. Oh no. Dapat i-binrake mo sa gitna ng highway. Baba. Bumaba ka. Oo, nakalimutan ko. Pinito nyo eject mo. Kala mo nga. Intindi. Talaga? Tapos, since then? Ano ba? Siyempre, dinala ko yun dahil, ano ba? Siyempre, di ba nag-suggest lang naman ako for the betterment of the, you know, whatever. Pero, yun. Para ang sakit palang masabihan ng ganun. Eh, hindi ko na siya ginawang issue or ano. Pero, tinago mo na lang. Pero ang sakit pala nun. Oo, parang ilang araw ko siyang dinibdib yung hanggang sa unti-unti siyang nag-loosen up na lang. Pero, ang pangit sa feeling. Nang mag-ganon. Oo. Okay. Sabi nga sa'yo eh, dapat pala, eh, kung nakasakay siya sa kotse mo na. Oo, actually. Sana hininto mo nga sa gitna. Baba! Ayaw mo pala ng suggestion eh. Baba! Baba! Bakit? Basa! Baba! Baba! Ang dumi-dumi mo! Akala mo? L3 ba yung dala nyo? Hindi. Hindi. Oh, hindi naman. Panglima kong katanungan. Panglima ba? Sige. Oo. Paano ma-in-love ang Kuya Chico? Paano ma-in-love? Hindi kasi ako sweet eh. Na-in-love ka ba? Parang nagagalit lang ako lagi. Parang hirap maging joke. Hindi. Okay naman. Eh, hindi. Actually, ano ako eh. Hindi ako sweet. Feeling ko Carino brutal ka nga eh. Hindi ako, hindi naman. Hindi ako sweet, hindi rin ako, yun sa kabilang part naman, hindi rin ako mabunganga, ganyan. Kung siguro one of the positive side, kung meron man, hindi ako mahigpit. Hindi ako yung para magpaalam ka sa akin na, oy, ano, pumunta ako sa ganito, ganyan. Sapat na sa akin na alam ko, ipaalam mo lang sa akin kung nasan ka, or anong gagawin mo, ganyan. Pero para magpaalam na hingin mo yung approval ko, never sa akin. Ay, talaga? Siguro pareho siyang positive, pwede din siya maging negative. Kasi di ba, sa iba parang kaluwagan na masyado yun. Kaya pwede sila makagawa ng kung ano-ano. Hindi, kasi buo naman yung tiwala mo. Ayun na nga eh. Yun yung problema eh, syempre. Mm-hmm. Katulad, eh, ganun. Eh, yung sa ex, ganun na nangyari. Mm-hmm. Sobrang ano lang. Kaya siya, okay lang din. Parang nagagawa niya lahat ng gusto niya na puro mga ano, kahit kagaguhan. So speaking of ganyan kahigpitan, ito na yung pang-anim kong katanungan. Ano na ang pinaka embarrassing na nagawa mo? Madami. Sa buhay ko talaga marami nakakahiyang portion. Hindi, yung isa talagang nasasabi mong solido, nasasabi mo, shucks, ito yung nakakahiya talaga. Isa sa mga naaalala ko, alam mo to kasi doon nasa kabila, di ba, meron tayong malaking event kada summer. Di ba? So, na-assign ako noon doon sa may grandstand na kung saan ako yung host. Mm-hmm. Kasi kada ano, meron yan, di ba? So, ako yung isa sa mga host, no. Di, so mga festivities to ng di ba, ng different parts of the Philippines, mga dinagyang ganyan.
So, dumating, no? So, kami, yan, dinagyan, festival, bla 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 bla, ooh, tapos mga tao, ganyan. Dumating yun sa Baguio. Mm-hmm. Siyempre, tayo, sabihin mo, di ba, panagbenga, ganyan, mm-hmm. yun ang Tagalog, eh. Dumatas, pag, alam mo, pagdaan nila, may galit na kinukulat ko, na attention ko, na ano. Sabi ko, yes po, galit na galit siya, hindi, mali daw yung pagkakasabi. Siyempre, nakakahiya, ang daming nakakita. Para mong ano, 'di ba? Parang it short of say, ang tanga-tanga mo. So parang yung pag mo, diba? Yung pagkagalit niya is para din itong galit na si galit. Ano, para yung ganung level ng galit. Oh, parang ito yung ano, oo, parang to si Kuya. Yung ang dumi-dumi mo. Oo, gano'n yung ganung na gano'n. Galit siya, parang bakit mo nagagalit? Pwede mo naman sabihin. Pero siyempre nakakahiya dahil, 'di ba? Oo. Ikaw yung nakaharap diyan eh. Mm. So ganyan, yung mga ganyang portion dahil in connection to the work. Mm-hmm. That we have yun eh, pagka nasa, di ba, nasa mm-hmm. stage na nag-host ka, ikaw din naman na, ano, tas yung mamamali ka ng basa, yan din yung hiyang-hiya ako, tas iko-correct ka. Mm-hmm. So, parang wala mo nang nagsabi sa akin na ganun pala dapat yun. Mm-hmm. So now, natuto na ako, kaya pag may mga ganun, nag-run through muna ako, tas pagka merong medyo mahirap, itinatanong ko talaga, anong basa po dito, okay. anong, Ayan, speaking of katagalan na ng trabaho, 'di ba? Mas kilala naman at mas alam naman ng tao na gano'n na kayo katagal na magkasama ni Papa Jackson, mm-hmm. tama 'di ba? Oo. Ilang taon na nga ba? Kasi nag-start ako parang may 10 years na ako sa industriya, 2009. Mm-hmm. Eh hindi ko alam kung nag-aabutan pa tayo noon. Oo. Nung pagpasok mo yun yung time ng pa-exit ako. Pa-exit ka. Tapos si nagsimula naman, hindi ko alam kung nagsimula yung tandem naman ni Pa Jack nung baka 2000, hindi rin 2010, 2012 na siguro. Mm. Meron na ba kayong pinagkatampuhan ni Pa Jackson? Yung totoo. Yung feeling ko, yung major wala naman. Pero yung mga usual, 'di ba, minsan tayo-tayo may mga pagkakataon na wala ka sa mood. Mm-hmm. Parang nabuhisit ka dun sa certain part na yon, mm-hmm. o pwedeng sinabi niya or ginawa niya, tapos lumipas lang naman din. Pero yung major na tampuhan na mm-hmm. para maalala ko siya na hindi ko makakalimutan mm-hmm. talaga. Wala eh. Kasi bakit ba? Kasi si Pa Jack, alam mo naman yan, mabait kasi siya bilang mm-hmm. Bilang kaibigan. Yung lahat ng, ano ba, di ba, nakahiram na rin ako. Hindi, dyan. Kasi baga siya yung tipong, pag meron, hangga't meron, mm-hmm. hangga't magagawa ng paraan, sige go. Pag lumapit ka, ganun mm-hmm. siya eh. Kasi hindi siya talaga madamot eh. Yun yung gusto ko i-point out, hindi siya madamot. Yung pagka, di ba pag sinabi mo pang, pwede bang makahira? Siya tipong, sige. Hindi na siya kaagad yung mag-worry at bakit, para saan. Pero, yun nga, as in talagang ever since, kayo mas matagal eh. Kami recently na lang talaga eh. Kasi dati, magkatrabaho kami, same network, pero magkaiba kasi kami na station, di ba? Mm. Alam mo yun, tayo yung magkasama talaga. Oo, tayo nga yung magka-station. Tapos sila talaga yung parang touring natin na parang kalaban talaga sila yun. Oo. Kasi yun yung touringan dati. Oo, kasi laban naman talaga dahil isang kumpanya, pero kalaban naman din. Mm. Eh. Meron eh, kung meron sa meron yung halimbawa may nasabi siya, pwedeng on-air, pwedeng most probably on air. Pero hindi major for you. Oo, hindi. Kasi, halimbawa, may sinabi siya na pwedeng hindi ako nag-agree. Oo. Kasi nangyayari talaga yun, di ba? Kahit siya... Which is hanggang ngayon naman sa GNUN, di ba? Sa air, ganun. Pero, yun. Pero hindi kami parang yung mag-away talaga. Hindi, pero ito yung pansundot ko dyan. Is, ever since, ba ganyan na siya kabait? Oo. Kaya ganun na lang siya kupalin ng tao. Hindi, totoo. Oo, totoo. Alam mo naman yun, di ba? Mas matagal kayong magkasama at magkaibigan, di ba? Yun nga. Sabi ko nga, as a friend, mm-mm. bilang kaibigan, mabait talaga siya. Mabait sa kung siya mabait. Mm-mm. So yun. Kaya, yun nga. Siyempre, di maiwasan. Ang kabait. Ako talaga, hindi ako, kaya bilib na bilib ako sa mga tao, napakamababait. Di ba? Na parang, hindi parang sarila kinukuha yung kabaitan na, kasi, personally, hindi talaga ako girl. Alam mo yan. Oo, totoo naman. Ako yung unang ate. Kaya pag may nagsabi ka, si Chikwe Chikwe, mabait yan. Naku! Kakailan! Hindi ko talaga kaya yung gano'n. Kasi, yung magpanggap. Naku, Diyos ko. Kasi maantang dyan, matitake advantage eh, yung kabaitan. Pero, yun nga, going back, yun sa amin ni Pa Jack, meron. To answer your question, meron. Pero yung, syempre, hindi ko na... Kumbaga kasi walang major kaya hindi ko na maalala. Pero eto na.
Saan ka nang gagaling ng pinagkakamaldita mo? Wala, pinanganak akong ganito. Hindi naman. Oo, pinanganak akong ganito. Hindi ka naman ganyan dati. Ganito ko na ako dati pa. And ibig ko sabihin, anong scenario kung bakit naging ganyan kakatigas as Kuya Chico? Meron ka bang experience sa molestya ka ba? Gusto ko nga sana. Wala, kasi naturally, talagang ano lang ako, talagang wala na naniniwala, tahimik lang ako. Mm-hmm. Masungit, suplado, diba? Di bang gwapo. Yung ganun yung, ganun talaga ako eh. Tapos nag-evolve na lang ako nung napasali ako sa mga performing arts group. Mm-hmm. Natuto na ako makihalubilo. Mm-hmm. Pero syempre, tas nag-evolution, parang Pokemon lang, nag-evolve na ako nito. Wow. Pero syempre, sa isang pitik, alam mo yun, dahil yung original ko ugali, mm-hmm, ang daling bumalik dun eh. Ah, or may trigger lang, depending tao, di ba? Mm-hmm. Alam mo yan. Pagka may teka, yan. Mm-hmm. Hindi pwede may attitude yan, dapat ako lang. Wow. Ganun, hindi pa patalo. Correct. So yun, natuto na lang akong ano, makisama, makihalubilo. Mm-hmm. Pero kung ano, sa pagkatao, ito, mm-hmm, yun talaga eh. Oo, naalala ko yan dahil sinasabi lagi ni Aling Elsie yan na ano, pag kinukumpara kami magkapatid, ito si Ipe, ganyan, kahit sa mong ilagay yan, may magiging tropa yan. Oo. Bla 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 bla. Mm-hmm. Makulit nga lang talaga, pero yan, si Jemel, ganyan. Ano yan, napakasuplado niyan, namimili na kausap yan. And the time na yun, nanggigigil pa ako kay Aling Elsie kasi syempre parang sinisiraan mo ako. Pero di ba, syempre bata pa ako, pero nung na-realize ko, nga tama nga naman pala si Mama. Pero hindi. Ganun talaga. Ikaw ngayon isa sa pinakamasarap na kasama. Eh kasi nga, natutuhan ko na lang yan. Kumbaga, hindi, kasi kumbaga, ako ano, bilang friend, siguro mas appreciate ko yung pagiging totoo mo lang. Ayun lang, sabi nga nila, ito si Papa Jackson din nagsabi, di ba? People may not appreciate you being so blunt about things. Kasi, yun nga, I have this tendency na maging sobrang blunt, no, about sa mga bagay-bagay yung walang preno talaga. Tama. Pagka talagang gigigil ako, ganun. So, pero, I'm proud to say, medyo natutuhan ko na siyang... medyo natutuhan ko na siyang i-ano... Then yun sa Dubai. Kasi lahat ng pinagdaanan ko sa Dubai talaga. Oo nga, the struggle is real. Test of faith, test of character, ganyan yan eh. Mm-hmm. Tapos yun, na doon ko natutuhan yung na-contain yung emosyon. Mm-hmm. Na, so, ngayon, hindi, kaya ko na siyang, hindi mag-blast out kagad. Mm-hmm. Eh, dati, bigla kang mababato ng mesa. Mesa ba yung upuan, dati ba yung pinatong? Dati hindi ko kaya talaga. Pag basta may ganyang excess, talagang mag-rage ako ganyan. Mm. Pero ngayon, I'm proud. Yun ang kaya kong gawin. Pero minsan, hindi ko pa rin nakakayanan. Depende. Sa sitwasyon. Depende sa sitwasyon. Maghahagis pa, magpupunit pa rin ako ng brief. Kasi ganyan, maghahagis pa rin ako ng silya dyan. Tama, magpupunit pa yan ng monitor. Oo. Kaya niyang punitin diba? Ko, at diba? At malamang magugulat sila ngayon dahil syempre, iniisip nila, Kuya Chico, diba? Masaya lang, ganyan, bla bla bla. No. Hindi, kasi no, sobrang tagal ko po itong kakilala. Oo, tapos ko 2009. Diba, na kumbaga parang from there, naging friends naman kami. Tapos hanggang sa ngayon... Bigla siyang nawala. Oo. Pero hindi naman nawala yung communication eh. Tapos ito na ulit. Tapos hanggang sa pumasok ko sa energy ulit, nagkaluktungan. So, alam mo yun, sa sobrang pagkakilala ko, alam ko kaagad yung templada na pag, alam mo yun, isang linya lang ang kilay niyan. Ay, teka, may iba, sandali. Kilay kong makapal. Kailangan ng kontrolin, sandali. Kasi ang susunod lang niya yung bunganga niyan, wala na tigil ng kakaganyan. Oo, ano. Kasi, may mga taga-control ako eh. Oo. Ayan, ikaw dito, ikaw. Correct. So, dati si Kuya Charles, ganyan yun, pag nasa labas tayo. Hindi, kasi gano'n naman talaga pag sobrang magkakakilala na yun, di ba? Pag nasa labas tayo, may taga-control ako kapag eh. Kapag alam mong, shucks, kilanti itong isang to, mag-trigger. Lapitan na kaagad. Kasi naalala ko yung dati, oh. Oo, oh, basta yung si Kuya. Talaga, nagdidikit tayo, no? Basta nagdidikit yata tayo, no? Blah, blah, blah. Basta lapitan ako. Ang kulit niya. Kinuha ako ni Kuya. Just, dito ka na. Halika na dito. Nagkipag-away ako. Ito na, final message. Kung sakaling may mga taong nanonood sa atin ngayon na kinatutuan ka, syempre, kahit pa paano, na gustong maging Kuya Chico someday, anong yung ma-advise nyo sa kanya?
lakas kulot. Ang lakas makatanda nung tanong, no? Hindi, totoo. Kasi ang lakas makatanda sa bagay, 10, di ba? Di ba? 10 years from now. Kasi, di ba, may mga uusbong na na bagong... Actually, meron na. Oo. May mga umusbong na na mag-message akin, mm-hmm. sabihin, ganyan, thank you, mm-hmm. dahil sa'yo, na-inspire ako na maging ganito. Wow. Tapos, ano na feel mo pa gano'n? Shit, parang ang tanda ko na, parang gano'n yung, totoo ba to? Yung, kasi dati ako lang yun eh. Pwera sa mga itchuserang reaction na tipong, shit, ang tanda ko na, walang gano'n. Ano na feel mo kapag... Siyempre nakakatuwa. Kumbaga walang halong biro, nakaka-flatter siyempre. Mm-hmm. Nakakataba ng puso. Pero yun ang susunod dun eh, yung lo, tanda ko na dahil, di ba? Kumbaga, iniisip mo dati, listener lang eh, mm-hmm. or pwedeng estudyante, tapos nagkatrabaho mm-hmm. na daw siya. Dati nakikinig na siya yung mm-hmm. yung ganyan. Pero yun, ako, I take time naman pag may mga ganyan, nire-replyan ko naman mm-hmm. to show, of course, no appreciation mm-hmm. din. Appreciation bilang na-appreciate nila ako, ganyan. Pero yung iba din, may mga estudyante, may mga bata na nag-message, paano daw maging Kuya Chico, di ba? Lagi ko sinasabi, hindi nyo kailangan maging ako. Mm-mm. Kasi sama. Unang-una, kailanman hindi kayo magiging ako. Mm-mm. Kasi ang galing ko eh. Wala ko na sa atin, di ba? Gesture lang. Hindi. So, sabi ko, hindi kayo magiging Kuya Chico. Mm-mm. Hindi kayo magiging ako. Mm-mm. Never. Kasi isa lang ako. Di ba? So, ang sinasabi ko na lang din lagi, no? As a challenge, mm-hmm. hindi mo kailangan maging ako. Kailangan mong maging mas magaling kaysa sa akin. Mm-hmm. That's the goal, di ba? Ganun yun eh. Kailangan maging magaling ka. Mm-hmm. Maging mas magaling ka sa akin. At yun, di ba? May kalalagyan kang in a very positive way. Tama naman. So yun, ganyan. Kasi laging ganyan. Dahil, kasi when we ano, idolize someone, di ba? Mm-hmm. We tend to, ano, to mimic or tama yung magagaya natin. Lahat diba? Na lang, di ba? Kasi, idol mo eh. Mm-hmm. So, kumbaga, gusto mo i-incorporate sa'yo kung ano yung ginagawa mm-hmm. niya. Pero yun, wala naman masyadong problema doon, di ba? Pero ako, mas okay yung original na ikaw. Di ba? Mm-hmm. Yung legit na... Kumbaga parang personality mo. Oo, na ikaw talaga yun. Mm-hmm. Kasi doon ka ma-appreciate ng mga tao. Tama. And that's the reason why... Kasi syempre pag ginaya ka naman ng ginaya, may isip pa rin si Kuya Chico. Correct, di ba? And that's the reason why siguro yung mga tao, no, though syempre may mga hindi rin ako gusto, pero yung magtataka ka na parang ang dami-dami kong mga pinagsasabing ko, di ba? Kung tutuusin, yung mga ginagawa ko kakaiba na yung iba would take it very negative kasi parang unusual yung ginagawa na itong DJ na ito. Hindi yung mga pinagsasabi, diba? Hindi dapat ganun, no? Pero iba siguro, natutuwa dahil baka na feel nila na sense nila yung pagiging yung legit nung di ba na ano kung ang salita ko sa ere parang salita ko sa kanto eh yun talaga yun. Tama. Kumbaga parang ganito nag-uusap tayo ganito din sa ere yung walang pagpapanggap at saka sinasabi ko naman din talaga sinasabi ko yun hindi ako mabait eh ganito eh ano gagawin ko pa yung reaction ko yun. Wala akong pakialam. Tama. yung mga ganyang portion so I realized na pag pinakita si kinikwento ko rin yung mga weaknesses ko, di ba? Mm-hmm. Kung wala akong tinatago, yung very ano ka lang, very transparent ka lang, mm-hmm. di ba? Kung saan ka takot, kung saan ka mahina, di ba? Kung naiiyak ka at doon ka mamahalin ng mga tao. Tama naman. Doon ka mamahalin, hindi yung puro ka lang magaling ka lang, puro ka lang sa. So feeling ko 'yon na kaya kahit puro ka balahuraan yung pinagsasabi ko. There are those na maiinis talaga pero since birth naman ako talaga yung ano yung epitome ng wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Diba? Tama. Diba? Hindi, wala akong, kung masyado kang sensitive, anong gagawin na? Lalo na sa panahon ngayon, mm-hmm. overly sensitive na mga tao. Hindi, yun naman talaga din siguro yung maganda ngayon, di ba? Yung huwag kang mabuhay sa sasabihin ng iba. Correct, kasi hindi ka magiging masaya, no? Hello. Diba? Alam mo yan, alam natin yan. Mm-hmm. Bahala sila. Kuya Chicks, ayan, maraming salamat. Maraming thank you. Alam mo, isang araw ko pa siya kinukulit about this. Kaya oo nga. May mga times na talagang, alam mo yung sabaw na sabaw lang siya talaga. Mm-hmm. Tsaka kahapon, di ba? Oo. Ngayon na, ngayon, bukas na. Kinorner ko na talaga siya. Bukas kasi, na. Maga kami pa uwi. Wala ako sa muna. Bukas na, ayoko. Kulit siya ng kulit. Ne. Ang gana. Maraming salamat. Ayan, sana ay nabigyan ko kayo ng konting kaalaman na yung hindi, wala naman talaga, be. Sabahin.
Huwag mo nang pangarapin mag-tire bumps ng ganyan. O, oh, diba? Huwag mo nang ipilit. Yeah. Oh yeah, teka lang, magpo-promote na ako ha. Correct. I-follow niyo ako sa mga social media accounts ko, no? Twitter, Instagram, at KuyaChico1067. Mm-hmm. Sa Facebook, hanapin yung Kuya Chico, capital K, capital U, unang letter C. Mm-hmm. YouTube channel, video loko. O kaya yeah. Kuya Chico lang din. Kuya Chico type niyo lang din. Oo, no? Kusama, ang dami pa rin niya. Sana kumita na din ako, no? Parang kayo, ang yaman niyo na, ano ba yan? Grabe naman siya, makayaman. Kasi mag-upload ka, mag-upload. Eh. Ang ganda-ganda ng mga gamit mo, tapos ikaw tong... Ay. Benta mo sa akin. Wow. Ayan, marami-marami salamat na way nabigyan ko kayo ng mga kaalaman nung pa sa hindi nakakakilala kay Kuya Chicks. Anyways, marami-marami salamat sa inyo. If you do like this video, please do like, share, and subscribe to my channel. Of course, kay Kuya Chico din sa kanyang mga social media accounts. Yan, at araw-araw kong mapapakinggan siya Lunes hanggang Biyernes. Yan, 6 to 11 a.m. sa Energy FM. Bye mga bangga! Maraming salamat!